Hey guys, what's up? This is Mav and I'm finally back sa wakas. So ayun, nakabalik na ako sa pagbi-video dito sa YouTube. So before I start this video, gusto ko lang humingi sa inyo guys ng sorry kasi hindi ako nakapag-upload for almost 2 months. So ayun, napakatagal nun. And siguro, ganun talaga yung life ng pagiging student / YouTuber. Minsan may mga times na hindi makakapag-upload kasi sobrang tambak na schoolworks, petas, ayan, and test. And siguro nakulangan na rin kasi ako ng pahinga. Kaya di ako nakapag-video kahit na may onting free time ako. Pero ngayon na nakatulog na ako, saka nakapagpahinga na ako. At dahil sem break na, balik na ako sa pag-video at pag-vlog dito sa aking YouTube channel. So for today's video, I will be answering some behind the scenes YouTuber tag questions kasi alam ko na marami sa inyo nagtatanong regarding sa filming routine ko, sa camera na ginagamit ko, at sa software na pang-edit ko. So i-explain ko siya dito sa video na to or sa topic natin ngayon. So without further ado, let's get started. Mga tanong na to guys, nung ako lang to sa Google, nag-search ako ng mga behind the scenes YouTuber tag questions. And yung unang question dito, where do you find inspiration for your videos? Nakakuha ako ng inspiration sa paggawa ko ng mga videos sa mga idol ko, syempre sa YouTube or sa mga vlogs, and syempre yung Mavelous fam ko, sila at kayong dahilan kung ba't ako gumagawa ng mga videos. So kapag nakikita ko na nag-enjoy kayo sa mga videos ko, mas lalo akong ginaganaan gumawa ng videos. And eto guys, medyo cheesy to, pero ang sarap sa feeling kapag nakikita mo yung mga subscribers mo na natutuwa sa'yo or kapag may nakikitang taong sumasaya dahil sa videos mo. Ayun. Number 2, what kind of videos do you make or enjoy making? So siguro more on travel vlogs or challenges ako nag-e-enjoy kasi nagkakaroon ako ng time to bond my family and friends, and at the same time nagkakaroon din ako ng opportunity para ma-share ko yung experience ko sa inyo through my videos. And less hassle kasi na mag-shoot ng travel vlogs saka challenge videos kasi tuloy-tuloy lang yung flow niya, unlike kapag mga DIY, di ba? Ang dami pang mga iba't ibang angle. So, ayun. So, number 3, what time of day do you film? So, wala naman sigurong certain or exact na oras ako nag-shoot sa isang araw. Pero mostly guys, nag-shoot ako or nag-film ako ng video kapag may free time ako or kapag naman wala akong pasok, usually nagfi-film ako sa umaga para sa afternoon dun ako mag-edit, and at the end of the day or within the day ma-upload ko na agad yung vlog. So yun guys, tip yun sa inyo kapag wala kayong pasok, filming sa umaga, edit sa hapon, saka upload sa gabi para maging productive yung araw. So number 4, do you use artificial or natural lighting? So I actually guys, use both artificial and natural lighting, pero magkaiba kasi yung advantage nun. So with the artificial lighting, gumagamit ako ng DIY ring light. So kung hindi nyo tatanong, DIY ring light lang yung ginagamit ko. Ayan, nasa harap ko, hindi nyo makikita kasi hindi ko pwedeng tanggalin. Ayan, mawawala yung ilaw natin ngayon. So ayun, gumagamit ako ng DIY ring light lang na ako mismo yung nag-assemble. Nanood lang ako ng mga tutorial dito sa YouTube kung paano gumawa ng DIY ring light kasi syempre wala pa tayong budget dun sa talagang ring light. Pero ayun, pwede naman tayong gumawa ng DIY ring light dun sa mga beginners. So ayun, nabili ko lang siya sa Ace Hardware, yung mga equipments, and yun yung LED circular na light. So ayun, tanungin nyo na lang dun sa mga nag-a-assist dun sa SM Department Store. So ayun, yung advantage nga pala ng artificial lighting is nababalance niya yung light within the filming process or yung kabuuan ng pag-film nyo ng video. Kasi unlike sa pag natural lighting yung gamit nyo, may tendency na maiba yung light kasi diba sa araw, nag-iiba-iba siya minsan, minsan cloudy, minsan maaraw. Dahil naman, ang advantage ng natural lighting, iba yung nabibigay niya na effect sa ating video, which is natural, gaya ng, as the name implies, ayun, natural. So, and less hassle siya to set up, unlike this DIY ring light na kailangan mo pang itayo, i-position, ayun. Number 5, what camera do you use? So, nung nagsimula ako mag-start ng aking YouTube channel, ang unang kong ginamit na camera ay yung Nikon D5100 na DSLR ko. So far, maganda yung naging quality ng videos ko. Though, hindi naman kailangan guys na camera agad yung gamitin yung pag magsa-start kayo ng YouTube channel. Nagkataon lang siguro kasi bago ako mag-start ng YouTube channel, meron na kaming DSLR.
And nagamit ko na siya nung junior high ako kapag may mga group video presentations kami kapag kailangan mag-shoot. Ayun, dinadala ko yung DSLR ko. So, nagpalit lang ako ng camera nung last April 2017 after ko mag-moving up kasi regalo siya sa akin ng parents ko nung grade 10 ako. So, ang kagandahan lang dito sa Canon PowerShot G7X is very handy lang siya. Magaan, pwede mo siyang ilagay sa small bag mo, pwede mo siyang dalhin kahit na mag-travel kayo, ayun, hindi hassle dalhin kasi magaan nga lang siya, hindi siya mabigat. And I think may built-in mic na siya, hindi ka na mag-bibili pa ng bukod na mic yung nakikita niya sa mga ibang YouTubers na may mic. Though mas maganda yung may mic, pero mas prefer ko siguro yung wala ng mic para less hassle. And ang gusto ko pa dito sa camera na to is yung napiflip yung screen niya, which is makikita mo yung mukha mo while nagvo-vlog kasi para diba makita mo kung naka-center ba siya, kung tama ba yung position ng angle. Pili namin siya guys at around 35,000 I think. Di ko lang alam kung napalitan na yung price sa market pero check nyo na lang guys. So ang tip ko para sa mga mag-start a YouTube channel guys, nang sabi ko kanina, hindi naman necessary na camera agad kung wala pa. Pero kung meron, siguro pwede na yung camera. Pero kung wala pa lang talaga, pwede naman yung cellphone muna para lang ma-practice niya yung pag-vlog hanggang sa maging comfortable kayo na magsalita in front of the camera. So, going to the next question. So, number 6, ito na guys. What editing software do you use? So, marami sa inyo nagtatanong regarding sa software na ginagamit ko pang edit. So, ginagamit ko lang pang edit guys is dalawang apps. And guys, sa mga hindi pala nakakaalam, sa phone lang ako nag-edit. So, hashtag the struggle is real talaga. So, going back dun sa dalawang apps na ginagamit ko, ito yung iMovie at saka yung Grevy na app. So, makikita nyo siya sa App Store. So, para dun sa mga Apple users na alam ko na alam nyo na yung iMovie kasi diba kapag bumili tayo ng iPhone or iPad, I think minsan may naka-download na siya ng iMovie agad. So, nagkaroon lang ako ng problema kasi sa iMovie kasi very limited lang yung functions niya sa pag-edit. Kaya, humanap ako ng other options sa App Store. Nag-search ako ng mga video editors and nahanap ko nga yung Grevy na app, which is maganda siya sa mga pang-text mostly sa clip arts. Ayun. Meron lang pala siyang bayad, which is $2 lang or 100 pesos ko lang siya nabili. So, very affordable naman siya kung gusto nyong bumili. So, ayun, this is not a sponsored video. Ayun. Number 7, do you plan your videos? Yes, ayun. Nagpa-plan ako ng mga videos ko before ako na mag-film. Minsan, nagsusulat ako ng mga possible topics or challenges na pwede kong gawan sa notes ko. So, sinusulat ko doon yung mga topics na pwede kong gawin in the future para lang, ayun, may naka-reserve tayo. And, ayun, di na ako mahihirapan mag-isip. And, minsan pala guys, mas maganda na i-plano nyo muna yung mga videos nyo kahit magsulat lang kayo para alam nyo lang yung magiging flow or mga things to accomplish or setups na kailangan gawin bago kayo mag-create. How long does it take you to film a video? Siguro it depends sa type ng video na gagawin pero usually mga 2 to 3 hours ako nag-shoot kasama na yung pagsiset-up at saka yung pag-film mismo. Pero minsan ang pinakamatagal based on my experience na pag-shoot yung umaabot na ako ng isang buong araw is kapag mga DIYs, ayun, sobrang hirap nun guys i-shoot. Lalo na kapag kailangan talaga na iba't ibang angle scenes talaga na kailangan detailed kasi kapag DIY. So, number 9, what is your subscriber goal by the end of the year? So siguro dahil 9,000 na tayo, 10,000 siguro by the end of the year. Pero okay lang naman guys kahit di ko ma-reach yun kasi very thankful na ako sa 9,000 plus mabilis fam ko. So naalala ko nga dati nung nagsistart ako mag YouTube channel, nung mag 100 subs ako, sobrang saya ko na talaga nun guys. And hanggang ngayon habang nagre-refresh ako ng YouTube channel ko and kapag may nadadagdag, ayun, masaya na ako. Any advice for new YouTubers? So ito, siguro yung ma-advise ko lang sa inyo guys is do what makes you happy kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, you can make things effortless. Just be yourself and always remember to be positive. Huwag nyo lang papansinin yung mga negative comments dyan kasi hindi natin yan maiiwasan. And ito guys, tandaan nyo na kapag kaya ng iba, kaya mo din. Siguro sa umpisa nandun yung pagkamahayain or awkwardness sa harap ng camera.
Pero kapag nag-practice lang kayo, nag-practice, magiging comfortable din kayo and magiging confident kayo while speaking in front of the camera. Ayun. Sana nasagot ko na lahat ng mga tanong niyo regarding sa filming routines ko, sa setups ko. So, ayun, thank you guys for watching and I hope you like this video for today. And if you did, don't forget to give this video a big thumbs up if you like it. And comment down below some topics that you want me to do in my next videos. And lastly, subscribe to my channel to be part of the hashtag ko, to be part of the hashtag Mobile Spam and click the notification bell button to get notified whenever I post a new video. So, see you guys in my next videos. Bye guys!